Sorry, medyo late yung ating part 11. Gawa ng marami tayong inasikaso mula kahapon, ngayon. Anyway, actually, guys, meron akong property sa balita ko sa kabila. Merong mga napalayas na pina-evacuate. Ewan ko sa inyo, bakit ganyan? Sige pa rin kayo. Nakakahiya na. Isa pa yun, di ba? Kayo, kapag kayo tinatayuan nyo yung mga pinopost ninyo, dapat, huwag nyong buburahin. Huwag nyong buburahin. Kasi nagmumukha kayong tanga. Nakakahiya yung ganun. Ibig sabihin, yun na yung pag-amin ninyo na bobo kayo. Ibig sabihin, yun yung pag-amin nyo na lahat ng ginagawa ninyo ay puro kasinungalingan. Di ba? Sinungaling ka kasi. Nakinig ka sa sinungaling o di naging sinungaling ka tuloy. Sayang. Di ba? Dapat inalam mo. Alam mo, tanga ka rin eh. Hindi sana ni-research mo ako. Meron pala tayong common friend eh. Dapat tinanong mo muna sa mga common friend natin kung sino ako. Di ba? Ngayon, tanongin mo na. Siguro dahil kaya binura mo, dahil nagtanong-tanong ka. Dimana ka dyan sa idol mo na nauuna yung salita bago gawa. Maging lesson sa'yo yan. Ako naman pinapatawad na kita bilang tao. Ha? Lagi kong sinasabi yan, kalimutan na natin lahat, wag lang ang magpatawad. Pero, hindi ko alam kung patatawarin ka ng batas. Yun lang yun. Wala na akong magagawa doon. Ang batas ay batas ay batas. Ngayon, paano ngayon yan? Mali. Pagka mali, mali. Ganun yun. Ganun lang kasimple. Hanggat hindi kayo nasa sample-an eh. Hanggat hindi kayo nakakakita ng example, hindi kayo magtatanda. Lagi ko sinasabi sa inyo, mula't-mula na nagagawa ko ng video, no? Maging responsable kayo sa mga binibitawan yung salita. Ganun. Maging mapanuri kayo. Hindi yung bira ng bira. Dito sa YouTube, ito may pinaglalaban kami dito. Ang United Talino Warriors ay may pinaglalaban. Hindi lang ito basta banat lang kami ng banat para magkapera. Hindi yun. Ang pinaglalaban namin dito ay yung prinsipyo. Pinaglalaban namin dito yung alam naming katotohanan. Yun yun eh. Ang pinaglalaban ko rito ay yung alam kong katotohanan. Sa akin galing yun dito at dito. Ha? Hindi lang salita na salita. Hindi lang ngak-ngak na ngak-ngak. Ha? Mga ganon. So, dito papasok yung lagi kong sinasabi na maging responsable tayo sa mga binibitawan nating salita. Magiging responsable tayo sa lahat ng mga bibitawan nating salita. Hindi yung basta lang may masabi tayo. Hindi naman ganun dito eh. Sa social media eh. Hindi ganun. Marami ng mga batas na nagawa para support proteksyonan yung ating mga sinasabi. Yung mga ating pinapahayag. Marami ng batas. Dahil sa tingin ko, may nalabag sa karapatang pantao ko, karapatan ko rin siguro na 'di ba, humingi ng kustisya. Ganun kasimple, 'di ba? Dahil nga ganyan kayo, na para kayo nga nakikipag-away sa lansangan, pero nasa balcony naman kayo, sa loob kayo ng bahay, 'di ba? Di ganun. Porke ba malalayo kayo pwede nang magmatabang. maraming mga paraan para mapabalik kayo dito. Nararamdaman ko, baka may umuwi. hindi naman yan eh. Yun naman eh, hindi yan pang scam o pagpatol o para mapasama kayo. Yan naman eh, para sa kasalanan. Kung may nagawa kayong kasalanan, di dapat yung harapin. Ngayon, kung alam nyo sa sarili ninyo na tama yung mga pinagsasabi ninyo, di pakatawalan ninyo, ganun dapat. Diba? Kami, ako, lahat ng pinos ko dyan, sabi ko nga sa inyo, kaya kong panindigan. At meron akong matibay na magpapatunay.
Ganun na kasimple. Ngayon, salita tayo ng salita, tapos wala naman pala tayong mga, alam niyo yun, katibayan. May mga bagay tayong na pwedeng palagpasin sa mga ginagawa sa atin ng kapwa natin. At meron din namang mga bagay, no, na, alam niyo yun, hindi pwedeng palagpasin. Ibig sabihin nun, kailangan ni mabigyan ng hustisya, mabigyan ng katarungan. 'Di ba? Pag niyurakan yung pagkatao mo, tingin ko hindi yata tama. Tingin ko dapat alam niyo, managot ang dapat managot. Sa akin sa pagkatao ko, hanap kayo ng iba, 'wag yung ganon. Marami nang nagagalit sa inyo. Bahala kayo. ang kukulit niyo eh. Sinabi ko na sa inyo na maraming nagmamahal sa akin. Anyway, hayaan na natin ang panahon na makakapagsabi kung saan hahantong itong mga aligasyon na ginagawa nila. Yan yung dahilan kaya nalilate yung ating part 11. The part 12, di knockout na. Walang nasabi sa mula part 1 natin hanggang part 12. Round 1 hanggang round 12, wala na. Knockdown na. Tapos na laban. Ibig sabihin, huwag na natin anuin at ibahin naman natin ngayon yung ating mga gagawin. Bago lahat, binabati ko ng happy birthday si kapatid na Real Talk. Yung Real Talk na YouTube channel. Subscribe nyo yan, si Real Talk, at totoo naman talaga nagsasabi ng totoo. Siyempre, hindi mawawala. Dapat nating bigyan ng pagsaludo, pagpugay mga taong nanguna para ipaglaban at tayuan ang katotohanan. Siyempre, unang-una dyan si Manuel Mejorada. Shoutout po kay Bag Tit. Shoutout sa'yo, idol. Kay Coach Jarrett, idol. Idol na idol ko yan. Coach Jarrett. Napakagaling. Si Pochi Kids. Ang galing yan. Bugado yan. Idol, saludo ko sa'yo. Kay Tres Rosas. Idol, saludo ko sa inyo. Isa kayong mandirigma para sa katotohanan. Takiro Miyamoto. Bagsik eh. May sasabihin ako sa iyo, kung patulan yun, yaan mo na yun, mahina ulo eh. Amunin ka na suntukan, parang gago lang, di ba? Di ganon, di suntukan ang labanan dito. Labanan to ng talino at prinsipyo, yun yun. Kung gusto nyo pala yung ganyan, mga suntukan, ba't di kayo pumunta doon at magboxing kayo at hamunin nyo si Idol Manny Pacquiao. Yun. Hamunin nyo yun. Hindi yung hamunin nyo mga vlogger dito. Nagpapahayag kami ng katotohanan. Di ganon. Ang pagbablogger, hindi mura ng mura. Ha? Lumalabas tuloy na kayong mga vlogger na depender ni FLM. Loko nas. Kay Kabagis, idol, shoutout sa'yo. Papatuloy mo lang. Pagpatuloy mo lang yan. Kay Tik-Tik. Tik-Tik eh. Unang-una yan. Tik-Tik. Thank you sa suporta. Kay Iron Rap. Walang tigil yan sa pag-ano rin. Pag-hanap ng ebidensya para sa katotohanan. Shoutout sa'yo, Iron Rap. Hindi man tayo magkakakilala lahat. Pero ako, ngayon pa man, sinasabi ko na sa inyo, kayo, mga idol ko. Siyempre, kay Ate Inday Marie. tuloy mo lang yan. Dito lang kami. Hindi ka namin iiwan dyan sa laban na yan. Hindi naman tama kasi yung ganun. Kayo naman, kababaeng tao, pinagtutulungan ninyo. Pag ganun, dami lalaki dyan. Hindi nang amunin ninyo. Hindi yung babae, pagtutulog-tulungan nyo. Kung hindi yung first wife ng idol ninyo, kung hindi yung second wife ng idol ninyo, kundi yung girlfriend o si Anday Marie naman. Laban naman kayo. Napag-aalataan tuloy na yung mga binibintang nyo. Kayo yata yan Siyempre, DJ Yowie.
si DJ Yubi, kita nyo, taga Canada. DJ Yubi, saludo ko sa iyo. At syempre, ito talaga pinaka-idol ko. Si Bet Moko. Ayan, Bet Moko. Simpleng-simple, patawa, alam niyo yun. Yan ang dapat ninyong ano eh. Yan ang dapat niyong sinusubscribe at sinusundan. Alam niyo yun, yung kahit na medyo may pagka-anuhan, ha? Comedy na medyo, ha? Nakakatuwa. Ako tuwan-tuwa sa kanya. Promise. Siyempre, alam na this. Mga ganyan yung mga banat. Alam na this. Alam na alam. Di ba? Hindi nagpapahayag ng kasinungalingan. Kasi alam niyan eh. Kaya nga, alam na this. Idol. Yun. Si Nonoy Lopez, idol. Mabuhay ka. Kita nyo. Ito, foreigner pa eh. Di ba? Si Idol John Arsenox. Idol. At next, shoutout kay Graveyard, kay DJ Torpe, shoutout sa inyo mga idol. Mabuhay kayo. Yung mga ganyan dapat yung sinusubscribe. Hindi yung puro kasinungalingan. Yung lagi sinasabi, kung ano-ano nila sinasabi, at pansinin ninyo kung ano yung mga sinasabi, wala nang laman. Wala nang sense, wala nang kakwenta-kwenta. Basta na lang may masabi. Gising na tayo. Ito, at mga kapatid, mga brother and sister, mga kakosa ko, solid supporter, Mike Cervera, kay May Ann Campullo, yan, sila Nicole Piago, mga solid na supporter ng Mike Cervera, yan. Our beloved, Boss Mike, Cervera!